Oo, buong mundo ang nakakaranas ng ganitong paghihirap. Paghihirap na kahit kailan hindi makakalimutan ng buong sambayanan. Dala ng buong pinagdadaanan ng mga taong may mga nasawian. Dahil sa pandemyang hindi naman dapat natin kailangan. Maraming tanong na naglalaro sa isipan. Kailan ba ito malulutasan? Kailan ba babalik sa normal ang lahat? Hanggang kailan pa ba maghihirap ang mga taong kapos sa kayamanan? Dahil sa daladala ng pandemya, marami ang nawalan, marami ang nagugutom, marami ang nagkakasakit, at libo-libo naman ang mga namamatay. Wala na bang solusyon ang lahat ng ito? Ganyan kadalasan ang nasa isip ng lahat ng tao. Matatapos na ba ang trahedya na ito? O isa lamang itong bangungot na ayaw mo nang magising? Sino na lamang ba ang tutulong sa atin, mga kapitbahay, mga kabarangay, kamag-anak o nag-aantay sa mga ayuda? Kailan pa? Hanggang kailan pa ba ito? Maraming katanungan na hindi masagot. Pero, napaka-historical ang pandemyang ito. Mas kailangan natin sundin ang mga pinagbabawal. Social distancing ang kailangan, huwag na lamang numbas ang tahanan para ligtas ang buong sambayanan, at kinakailangan din naman ang paghuhugas ng kamay. Pwede naman natin sundin ang lahat ng yan, diba? Pero bakit nahihirapan ang lahat? Baka siguro nasanay lang sa mga nakasagawian, sabagkat nandun ang takot ng bawat isa kung may virus ba itong daladala. Nangangaman na baka mahawa, ano na lamang ba ang masasabi nila dahil sa sobrang nawawalan ng pag-asa ang iba? Dahil din sa mga paligid na ichichismis sila kasama ang buong pamilya na parabang lalayoon na sila, piling nila. Wala nang nagmamahal sa kanila, pero dapat huwag mawalan ng pag-asa. Dasal ang dapat inuuna, huwag mawawala ang pananampalataya. Dahil yan ang dahilan ng mga taong ibinababaka. Dahil ang lahat ng tanong na sa Diyos ang sagot. Kaya mo yung kapatid, hindi gagawin ng Diyos ang pagsubok na ito kung hindi mo kaya. Kaya, laban lang.